Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Yeah, I'm always speaking for myself. I can only speak for myself and not for everybody. Kasi iba-iba naman ng priority ang tao sa buhay, di ba? Siguro kung papipiliin ako, I would still prefer to live in the UK. Hi, my name is Jabel, and I would just like to say that coming here to the course really helped me gain confidence to take my exam, especially practicing with the equipment and materials. It feels like I'm at the OSCE Center taking my exam. So my name is Herbert, and nurse ako dito sa US, particularly sa Chicago. So pumunta ako ng UK at 2010 as a student visa, or tier 4. And then I spent like 4 years sa UK, almost 5 years. So nurse ako dito, currently working in acute dialysis. And so far, more than 9 years na ako dito sa US. I work in the UK as a healthcare assistant. Kasi during that time, di ba pag student, yun yung time kasi na nag-boom ang student visa. That way back 2010. Sobrang dami ng student na dumarating na sa UK. So, student kami, at the same time, nag-work din kami sa nursing home. With limited hours lang, 20 hours on term break, on term, and then 40 hours kapag sem break. So I used to work in a nursing home and as well supported living na residence. Man knows best. Yung nung na-approve yung petition ko sa US, tinawagan ako ng embassy to attend my interview. So, kailangan ko umuwi ng Philippines. That time kasi, I was having a hard time renewing my visa as a student. Kasi, nung time na yun, talagang grabe yung higpit sa UK immigration. So, nung na-aprobahan yung petition ko sa US, ang ginawa ko na lang, umuwi na lang ako ng Philippines. So, to attend my interview. And then, yun, 2014, na nakapunta na ako ng before 2015 nakapunta na ako ng US. Man knows best. Nung una hindi talaga ako masaya. Kasi pag nasanay ka na sa culture ng UK, yung talagang mararamdaman mo talaga eh yung parang may work-life balance. Siguro yung mga ano lang mga a few people can actually testify to that. Yung mga nag-work or tumira sa UK and then umalis sila ng UK to go somewhere else. I think those people are the ones who can really testify kung ano yung sinasabi namin work-life balance. So nung dumating ako dito, parang na-culture shock ako kasi yung work na pinagtrabaho ko, hindi ko alam na ganun ka-hectic. Talagang masasabi mo talaga na parang pukpukan yung work. And then for the first like 2 months or 3 months talagang I nag-struggle talaga ako to adjust sa system. Diba pag sa UK, nasanay tayo sa UK, British atmosphere parang medyo mas polite sila. I mean mas polite talaga. Pag dito ka pumunta in the beginning, medyo maninibago ka dun sa culture ng mga tao kasi I can say na parang compare sa UK, medyo mas blunt kasi yung personality ng mga tao dito. Although hindi naman sila, later on ko lang na find out na parang it's just the way they are. Pero pag una ka dito dumating, ang magiging tingin mo is like rude ang mga tao. Pardon my bluntness. Kasi nga, ano sila eh, medyo blunt yung personality. They really say what they want to say. And then kapag meron sila mga demands, halimbawa, as a nurse, pag meron sila talaga mga demands, they really, really make sure na makuha nila yung mga gusto nila, yung mga sa work. Man knows best.
I'm only speaking for myself. I can only speak for myself and not for everybody. Kasi iba-iba naman ng priority ang tao sa buhay, di ba? Siguro kung papipiliin ako, I would still prefer to live in the UK. Gusto mo ba ng extra 15 pounds free sa iyong padala? Well, let me walk you through kung paano yan with TapTapSend. So first of all, download the TapTapSend app either on Apple Store or Google Play. Input your details, including your country and your phone number. Once this has been set, ngayon ilagay ko magkano ang ipapadala mo. But don't forget, on this page where you can find the codes, here, ilagay ninyo ang ating code, Pinoy UK, and you will get an extra 15 pounds top up. Next, ilagay mo ang details ng iyong pagpapadalhan at kung paano mo sila padadalhan. Now remember, this transaction is free. Mabilis dahil app na lang yan. Wala ka nang kailangan puntahan at di mo na kailangan tumawag pa. So don't forget to use our code Pinoy UK for an extra 15 pounds on your first padala. So ano pang hinihintay mo? Mag-tap-tap ka na! And I would, I still see myself going back to the UK in the near future. Kasi ang reason ko is because most of my family members are in the UK. So dito sa Chicago, although meron naman ako mga relatives somewhere sa suburbs, pero iba pa rin yung kapag meron kang immediate family around you. So yung mostly ng mga kapatid ko nasa UK sila. So I think kung babalik ako sa UK, I would really like to mas malapit sa kanila. Man knows best. Yung medical insurance dito, kapag as a full-time, meron kang binabayaran pa rin. Ang tinatawag namin doon is parang employee contribution. So, as a full-time, yung employer mo, parang, if I'm not mistaken, ang binabayaran niya is yung half nung total cost ng medical insurance mo, and then yung half naman, ikaw magbabayad through your salary. So, kung, for example, kung ang total medical insurance na pinili mo is 500 a month, so yung 250 nun, babayaran ng employer mo, tapos yung the remaining will be paid by you. Man knows best. Pero ang sa akin lang, bago mag-decide to move somewhere, you know your priorities, kung anong gusto niyo talaga. Kasi hindi madaling, you know, mag-move from, for example, from the UK to US, tapos kasama mo yung family mo, na hindi, wala kayong idea kung ano yung magiging status nyo dito. Know your priorities, and then kung halimbawa kung gusto nyo talaga ng opportunity, wala namang masama kung itatry nyo kung talagang gusto nyo. So wala kayong, that means wala kayong regret in the future na ba't hindi nyo tinanay kung gusto, kung para makita nyo, para malaman nyo. So yun, masasabi ko lang, yung wala namang masama kung itry nyo. Yun ang maganda pag nurse ka, kasi you can go anywhere in the world. So kung di mo talaga matype dito, matype man dito, depende ka naman bumalik ng UK yung gusto mo, di ba? Tsaka ako kasi I always pray, you know, prayers lang and, you know, hard work. Kung talagang para sa'yo yan, God will make a way for you. Minsan hindi mo din malalaman kung bakit dinala ka doon ng Diyos. Pero, you know, malalaman mo lang yan in the future kung ano yung reason kung bakit napunta ka pala doon. Diba? Diba? Well, I think I can say na yung happiness naman ng tao, it's very, sabi nga nila, it's a subjective and relative notion, diba? So, kung saan ka masaya, doon ka. You just follow your heart. And, sabi ko nga, kanya-kanyang tao, iba-ibang tao, iba-ibang priority sa buhay. Kung ang priority mo is kumita ng malaki, and then go for it. Pero ako kasi, mas gusto ko kasi yung parang may balance, ba? Pero at the same time, I get my happiness.
balik-balik kaya lang gusto ko. Oo, tinan mo. Mga balik-balik ka pala na yung ko eh. Tama, di ba? Yeah. Last ano lang, nandiyan ako eh. Last, kailan ba yung August? Di ba? Yeah. Mga ano lang, 2 weeks, 10 days, ganyan. To visit pa rin. Always remember, Manong Knows.